Hey guys, welcome back to my channel. So this will be a very fast scent talk video because I'm just going to share what I got and what I randomly saw in Shopee. Actually a friend tagged me sa isang Facebook post na nagpost tong about nito. And then, ayun, sabi ko I will try it soon because marami pang ako naka-line up for our February upload. Pero randomly nakita ko siya sa Shopee and di ko na napigilan sarili ko. And I know, I have to try this. So, I don't know if you are familiar with this one. So, this is the Gudu perfume. So, basically, it's an eau de parfum. And I can't understand anything na nakalagay sa likod because I think this is made of Chinese characters because this was a Chinese brand. Box looks like this. This is a perfume. This is a scent, guys. Ayan. So, this is the box. Ayan. Sa ibabaw, meron dyang nakalagay na mga white na rabbit and then blue yung itsura niya, yung color niya. Also, sa ilalim, meron dyang parang, I don't know if this is reference number. And then, ayan, ganyan yung design niya. Also, Chinese characters dito. 12 months after opening. Tapos, mga signs. Meron dyang barcode which you can scan. And then, sa likod, more Chinese characters. Meron siyang manufacturing date. And then expiry date is 2026, June 17. My papa's birthday. And 30 ml. So this contains 30 ml. Again, nakita niyo na siguro sa title yung itsura niya. Or sa thumbnail yung itsura niya. And this one looks promising. Yung lalagyan niya, tsaka yung name niya, yung nagpabili sa akin. So as you open the box, meron ka dyan makikita na protective layer like another cardboard, and then you will get the actual product. And the actual item looks like this. Ayan, made of glass yung kanyang bottle, super small, super cute because this one is 30 ml. Ayan, medyo makapal siya. Ayan, makikita natin sa ilalim. Ayan, meron naman siyang, you know, parang may thickness naman siya. Stainless yung kanyang cup. Ayan, and then hindi siya refillable, like naka-fix. Nozzle is also silver, stainless. Mukhang okay naman siya. And then, may spring sa loob. And then, nozzle. Ayan. And then, super minimal lang niya. The only problem, or maybe, ang nakalagay sa likod are ingredients. Pero, di ko lang recognize. Pero, ayun, wala siyang other information. Wala siyang brand name. Wala siyang ingredients. Sa dito sa actual bottle. So, if you are someone na nagtatapo ng box, siguro need nyo siya i-keep this time because wala siyang other information dito and wala rin dito yung expiry date. Nasa box lang siya. So, once the box is gone, all the informations are gone unless naglalagay kayo ng label sa ilalim. Iba kasi nagdidikit sila ng tape na may expiry date para maalala nila. But yeah, let us, you know, discuss this scent. So this is Gudu scent or Gudu perfume. Gudu perfume creates perfume and ito yung nag-catch sa attention ko because this is claimed to be smelling like white rabbit. And it is made in China and also white rabbit is made in China. So siguro, I don't know, maybe inspired talaga siya dun sa candy na white rabbit. Kaya ganyan yung logo niya, kamukha siya talaga ng white rabbit na candy. And that's my favorite like candy going back nung kabataan days ko, like elementary. Super super fave ko siya. Parang dati piso siya dalawa and now medyo wala na ako nakikita masyadong ganun. Meron kasing white rabbit na dalawa. Comment down below if you can relate. Merong white rabbit na very, alam mo yun, parang malambot siya. It's soft and parang, you know, parang toffee yung kanyang texture. And there's also parang yung butter candy na white rabbit, yung matigas siya, like candy talaga siya. And mas gusto ko yung malambot na, yung parang milky toffee candy na white rabbit. So, ayun. Super fave ko yun. And then also, I'm a huge gourmand lover. I love anything milky, creamy, vanilla. So, ayun. Nakuha niyo yung attention ko. And, ayun. Binili ko siya. I got this one for 199 pesos. Pero yung link na nakita ko, yung unang nagtag sa akin, sabi niya, meron siya nakita na 155 pesos. Pero dun sa link na yun is sold out. And also, yung nabilan ko nito na 199 pesos is sold out din. Because, I don't know, for some reason, so sold out siya. Pero yung mga nakikita ko, may mga nakikita ko sa Shopee around 200
250 to 79. I am going to look for a more affordable link para malagay ko sa description box. Pero pag wala akong makita, you just have to type Gudu Perfume or Gudu White Rabbit and then makikita nyo na yung mga lalabas. Piliin nyo na lang yung mayroong mga reviews para you are sure na legit yung magbibili nyo. As I can remember, ang notes dito is parang honey, butter, milk, something like that. I'm going to flash it on the screen para sure tayo. Ayan, but this one, naamay ko na siya and na-try ko na yung kanyang longevity and I'm super amazed dito sa scent nito because this one smells like, yung ko nang pahabain yung video because low bat na ako and puno na rin yung aking memory, but this one guys smells straight up like the White Rabbit candy. This is the straight up milkiest and creamiest scent na naamoy ko ever. Walang sinabi si Cloud, walang sinabi si Midnight Blue, si Teased Creme Cloud, any vanilla scent na naamoy ko, wala guys. This is the milkiest. Like kapag blindfolded ka and pinaamoy ito sa'yo, you are going to think that you are smelling an actual milk, an actual candy na milk flavor. This also smells like full cream milk, yung mga nakalagay dun sa mga tetra pack, yung nilalagyan natin ng straw at saka iniinom natin, yung mga full cream milk, ganyan. Ganun talaga yung amoy niya guys. No hint of pagiging artificial, no hint of pagiging perfume, wala siyang floral, wala siyang ganyan, kahit ano. It's just straight up milk and butter scent. This one is super, super delicious. I don't know how they came up with this scent, pero di ko alam ba't nila naisip na gawin siya. Super like ko siya, guys. It's 11 over 10. Like, this is the milkiest, super straight up foodie scent sa lahat ng naamoy ko, guys. Whether it's Bath & Body Works, Victoria's Secret, lahat ng brand, this is the straight up na foodie talaga yung amoy niya. Promise, I swear guys, this is not sponsored, this is not padala, binili ko talaga siya using my own money, but I just want to share it with you kasi super nag-enjoy ako sa kanya. This is very milky and very creamy, like wala na, wala na tayo pag-uusapan pa. Super amoy pagkain talaga niya. The only problem na meron ako dito, if it's too mainit, medyo malagkit siya sa pakiramdam because smells like milk butter. Pero, kapag malamig, kapag nasa bahay ka lang, o kaya kapag naka-aircon ka, o kaya kapag maganda yung ventilation sa bahay nyo, this will work. Also, kapag taglamig, ayan, ang ganda ng set ito. This one is very comforty, very cozy. Masasuggest ko siya kapag nasa bahay lang kayo, like you are staying in. Pwede rin siya kapag lalabas, but take note lang na super amoy talaga siya pagkain. So, baka may ma-encounter kayo na hindi sanay sa mga super, super straight up gourmand scent. And medyo ma-offense sila because amoy talaga siya pagkain, guys. But kung wala yung issue sa inyo and you don't care kung ano yung maging impression ng mga tao sa scent nyo, ako okay lang sa akin na gamitin siya panlabas. Yun nga lang kapag masyado mainit, maybe no. But this is a highly recommended scent. If you are, you know, we have the same preference, mahilig ka sa very milky, very creamy na scent. Wala na akong ibang i-describe sa kanya. Very buttery na scent. Di siya warm na, alam nyo yun, di siya yung parang warm, freshly baked cake straight from the oven. No, this one is very milky, very creamy, almost parang yung drink nga na milk. Ganun yung amoy niya. Wala siyang warmth. But this one is very, very creamy. Super delicious niya, guys. It projects. Maganda yung halat niya sa room. Around 8 to 9 over 10, aamoy siya. Pero di yung ganun ka-loud because ganun naman talaga yung mga, you know, yung mga gourmand scent, yung mga milky, creamy scent. They tend to be very, parang delicate, intimate. Pero, alam nyo yun. Pero this one, nagpo-project naman siya. Maganda yung projection niya. And okay lang naman ako sa ganung projection kasi di ko naman hangad yung maamoy ng buong bayan. Pero, ayun, super like ko to si Gudu. And longevity-wise, para siyang normal or para siyang, ano, ang tawag dito, yung mga medyo mataas na longevity na mga body mist, pero di ko siya masabi na like perfume yung mga naamoy ko na perfume na 8 hours o kaya maghapon, magdamag, naamoy ko pa rin. This one lasts for around 4 to 6 hours and I think okay na yun, though kinlame siya as eau de perfume, pero okay lang yun sa akin kasi this one is very cheap, less than 200 pesos, so okay na ako sa 4 to 6 hours. Mahilig naman ako mag-reapply kaya wala siyang taste sa akin, pero on my skin, it lasts 4 to 6 hours. On cloth, feeling ko mas naglilinger siya.
Pero ang ganda niya kasi yung skin scent, very ano siya, very intimate. Basta ang sarap nito kapag nasa bahay lang kayo, you want, you know, to cozy up, ayan, tulog-tulog lang kayo, o kaya yung medyo maulan, nagpapa-music kayo, you're watching movie, ayan, super mga ganong vibe ko siya na-imagine. Kung hindi kayo mahilig sa sweet, I can't recommend na, you know, itry niyo to because this one is super, super sweet and creamy and milky. So, ayan, ganun talaga yung amoy niya, like amoy milk. Candy siya, amoy butter. Alam niyo yung mga butter ball? Mga ganun yung tamis niyang level. So, kung parang sumasakit yung nilalamunan or nipin nyo kapag nakakaamoy kayo because may tendency na ganun eh. Yung iba ganun pakiramdam nila. Feeling ko iwas muna kayo dito. But if you trust my recommendation, if you have the same scent preference na mahilig tayo sa super gourmand scent, I feel like you will like this. So, ayun lang yung review ko dito. Okay siya overall. This is a 10 over 10 scent. I'm not expecting too much kasi mukha siya mataba. Mukha siyang milk na matabang, like yung kulang sa milk, ganyan. Super white niya. Pero ayun, mukha siyang matabang tingnan. So inisip ko na baka ay parang normal vanilla scent lang siya, but no, this is super creamy. Plus, ang ganda pa rin ng, you know, yung amoy niya dito. Di siya nagbabago. Parang konting-konting difference lang yung makukuha mo from the opening to the dry down. Di siya nagbabago, like, it smells like milk. May mga milk din kasi na di siya pleasing kapag humalo siya sa pawis. This is super nice, guys. This is highly recommended. So, wala na akong ibang sasabihin dito because isang scent lang siya. Gusto ko lang ma-share sa inyo because I feel like this deserves a spot on this channel. So, sana matry nyo din. And let me know your thoughts sa comment section down below. I hope you enjoy this video. I hope nakabudol ako sa inyo today. So, yeah. Please share this to your friends na mahilig sa mga creamy scents, sa mga milky scents. Ipagkalat nyo ang balita. And please consider liking and subscribing to my channel. Bye!